Hello everyone! Kamusta kayo mga ka-Broome? Thanks for visiting my channel. My name is Alvin at ito ang Vin in Broome. So nasubukan nyo na bang mag-vlog sa public? Isa sa mga hesitations ko dati na mag-vlog is feeling ko hindi ako magiging komportable na mag-salita sa harap ng camera tapos nasa publiko ka, nasa public place ka. Kaya hindi talaga ako nakapagsimula until nung maisip ko na hindi. Mga tutorials na lang siguro muna ang gagawin ko. At naintindihan ko na napaka-uncomfortable at napaka-awkward, napaka-unnatural na mag-vlog sa public. Kaya yun ang pag-uusapan natin ngayon. At hindi lang natin pag-uusapan ang tungkol sa pag-vlog sa public. Pupunta tayo sa isang public place ngayon para ako ay mag-vlog doon. So this would be my first vlogging in public. Para isipin na puro kasalita lang, na puro tips lang pero hindi naman ginagawa. So pupunta tayo ngayon sa isa sa mga public places dito sa amin sa Broome, Western Australia, kung saan maraming tao. Tourist season namin ngayon. So pupunta tayo sa isa sa pinakakilalang spots dito sa Broome, Western Australia, yung tinatawag na Cable Beach. So i-google nyo, nalamin nyo yung Cable Beach. Isa siya sa mga renowned beach destinations, isa sa mga pinakamagagandang beaches in the world. At doon, magandang manood ng sunset, magandang manood ng sunrise, manood ng mga nagjo-jogging sa beach. Maraming families na nagpupunta doon. Doon tayo pupunta dahil doon maraming tao doon. Siguradong ma-apply natin lahat ng tips na sasabihin ko at pag-uusapan natin today. Habang tayo nasa biyahe, simulan na natin sa pinakaunang tip. Ang pinakaunang tip sa pagbablog in public ay you just have to do it. Kailangan mong simulan, kailangan mong gawin. Kagaya ko, hindi ko pa kasi siya nagagawa. In order for me to vlog in public, kailangan pumunta doon at mag-vlog in public. Para yung pagda-drive eh. Pag nagda-drive ka, hindi mo naman na iniisip kung ano bang uunahin mo. Unahin bang i-start ang engine? Cambio ba muna? Preno? Gas? Diba? Kasi second nature na kapag ka marunong ka mag-drive. Ganun lang din kapag mag-vlog ka in public. Kung yan eh, gagawin mo ng madalas, ulit-ulitin mo, makakasanayan mo, magiging second nature mo na ang mag-vlog in public. For sure, vlogging in public can be very awkward, it's very unnatural, at nakakahiya. Medyo mag-a-attract ka ng attention. Feeling mo mag-a-attract ka ng attention pag nandun ka, mas magiging conscious ka. Di ba? Kaya naiintindihan ko na maaaring kagaya ko, marami rin sa inyo dyan ang nahihiya or maaaring kinakabahan na mag-vlog in public. So, tip number one is you just have to do it. You just have to give it a try. You know? You won't get anywhere until you start. So, getting started is the key. Another tip when vlogging in public is kailangan mo i-overcome yung mindset or yung thinking na lahat ng tao sa paligid mo may pakialam sa'yo. Napalagay mo eh, lahat ng tao, ikaw ang iniintindi, maaaring mapaling yung tingin nila sa'yo, panandalian habang nagsasalita ka, pero yun lang yun, hindi ka naman nila para isipin pa dahil for sure, eh, mga busy rin sila sa mga ginagawa nila sa buhay. Tandaan, maaaring ikaw lang yung nag-aalala sa kanila, pero sila nasa paligid mo, wala talaga silang pakialam para sa'yo. Kasi sila, nasa pampublikong lugar sila, kung sila ay nasa palengke, or kung sila ay nasa grocery store, or nasa park, meron silang sariling businesses kung bakit sila nasa lugar na yon. Hindi na sila para pa makialam sa'yo, hindi na sila para pa mag-usisa sa'yo. Kung sila yung mga tao na nagmamadali, hindi na sila para makialam pa. So yun yung pangalawang tip. Kailangan mong isipin na wala silang pakialam sa'yo. Huwag mong hayaan na maapektuhan ng mga tao outside ng mga hindi mo kakilala na maapektuhan ng quality ng video na sinusubukan mo i-create para sa mga subscribers mo. Is dapat maging brief lang siguro yung iyong vlog in the middle of public places. So halimbawa, kung ikaw ay nasa isang gilid, nasa tabi ng puno, nasa bench ka, pwede rin simulan mo yung pagvlog mo, yung pagsasalita mo habang wala ka pa doon sa lugar na maraming tao, tapos saka ka lumakad doon sa lugar na yon kung saan nakapagsimula ka na magsalita. Gawin mo na yung introduction mo, tapos pag nandun ka na sa mas public na place, keep it sweet, sharp, and short. So make it brief.
bilisan mo lang, nasabi mo na yung gusto mong sabihin, pagpasok mo doon sa lugar in public, sandali ka na lang mananatili doon, hindi mo kailangan magtagal, hindi mo kailangan magsalita ng marami, at mas hindi ka magtatawag ng atensyon kung conscious ka pa. Kunan mo yung gusto mong kunan, sabihin mo yung gusto mong sabihin, mas magiging mabilis mo lang kailangan mag-vlog in public. Tip number 4, you have to be bold, you have to be excited, you have to be loud. Huwag kang maging mahiyain. Isipin mo kapag nag-vlog ka ng ganito sa public, andito pala kami ngayon sa ano, andito kami sa Palm Beach ngayon. Maraming tao dito ngayon, guys. Andito nga pala tayo ngayon sa beach, maraming tao. Kukuha ako ng video ngayon dito ngayon nag-vlog. Diba, mas mukha kang nakakatawa. Mas makakatawa ka ng attention dahil mas matatawa sa'yo yung mga nasa paligid mo. At mas masishake yung confidence mo kapag ikay nag-vlog. Kapag nangibabaw sa'yo yung pagiging bold, yung pagiging confident, eh sigurado magiging mas madali sa'yo ang mag-vlog in the middle of public place. At ang panglima na tip na sasabihin ko sa inyo ay lagi niyong tandaan kung ano ba ang inyong motivation. Wala itong kaibahan sa trabaho na pinili mong gawin. Kasi kung ang trabaho mo halimbawa ay gagawin mo for the first time, hindi mo alam at kinakabahan ka o natatakot ka, isipin mo lang na ginagawa mo yun for a reason. Siyempre, halimbawa, para sa pamilya natin. Ganun lang din, isipin mo lang na itong pag-vlog mo is you have to create quality content na may share mo sa mga subscribers mo. Isipin mo na lang na ikay nagbakasyon, nagpunta sa isang magandang lugar na maraming mga gandang tanawin. Usong-uso na ngayon ang pagsiselfie. Usong-uso na ngayon ang pagkuha ng video. Kaya hindi mo na kailangan mag-alala kung ikay makita ng ibang tao na kinukuna ng sarili mo. Hindi mo na kailangan makonsyus. Ang isipin mo na lang, you have to capture the moment, you have to capture the story, you have to capture the scene ng lugar na pinuntahan mo para magawa ang iyong kwento at ma-share sa mga subscribers mo. By thinking about your subscribers, that should be enough motivation for you to go ahead with it at conquer your fear. Huwag mangamba, huwag matakot, gawin na lang ang lahat para magawa ng magandang content. If there's any opinion that you should worry about, it should be the opinion of your viewers and your subscribers. Ang feedback na dapat mo lang naiintindihin ay walang iba kundi kung anong sasabihin at magiging impression ng mga subscribers mo. Kaya tandaan, you should allow the perception, the criticism, and the judgment of strangers around you to get into your way of creating quality content for your viewers and subscribers. Whew! Pinawisan ako doon. Medyo mainit sa harap ng beach. Pero okay naman. Sana nagustuhan nyo yung mga montage na ginawa ko para sa inyo. Yan, tinatawag ng Cable Beach. Maraming tao sa paligid, pero kung ikay magiging polite sa mga taong nasa paligid mo at hindi mo naman itututok sa kanila yung camera, I'm sure they wouldn't mind at hindi naman sila ganun magagalit. Importante pa rin sa pagvlog na although kina-capture mo ang paligid mo, is maging respectful ka pa rin sa mga taong nasa paligid mo. So yun na lang muna sa ngayon. Tatapusin ko na yung vlog ko na to dito. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung nagustuhan nyo itong video na to, sana i-like nyo, i-share, at mag-comment kayo sa comment box para sa anumang feedback na meron kayo. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please hit subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga future videos ko. Maraming salamat sa inyong lahat na nanonood. Naka 100 subscribers na tayo. We're slowly growing. Kapag tayo umabot ng mga 200, 300, may mga gagawin tayong special sa ating mga next videos.